So ayan na guys, good morning, good afternoon, and good evening guys. Ngayon ay araw ng Tuesday and time check tayo is 9:30 na ng umaga. So umalis ako ng 9 o'clock guys para bumili ng bigas. So nandito na nga ako guys sa Partido Pili Rice Mill Camarines War. So yung aking dalang pera ay 26,000. So yun ay aking ibibili lahat ng bigas. Nabawasan nyo ng, dapat is 30,000 yun kasi nabawasan. Kasi nga may nagpa-cash out kanina bago ako umalis. So yung ating mabibili na bigas ay 10 sacks of rice ang aking mabibili ngayong araw na to. And aabangan natin guys kung price increase nga ba yung presyuhan ngayon. So yan ang aabangan natin. So nagbigay na ako ng lista ng aking mga bibilihin. So while waiting, so mag-vlog-vlog muna ako guys. So ayan, shout out to yung aking mga silent viewers, organic viewers sa palaging nanonood ang aking mga ganap-ganap. So naiwan yung aking assistant. So ayan, medyo nakakaluwag-luwag na tayo ngayon kaya may assistant na tayo sa aking tindahan. Yun ay si Ate Maricar. So ayun ay aking all around sa bahay. Pero sa mga gawaing bahay naman ay tulong-tulong kami. So naasahan ko siya sa lahat ng bagay kaya I'm so proud of you Ate Maricar. Kagaya ngayon, nandun siya sa tindahan. So pag ako naman ay dumating, siya naman ay sa loob ng bahay. At nagkapag-rest na rin ako ng tanghali. So dati hindi ako nakakatulog ng tanghali. So ngayon, ayan, nagsasalitan kami ng pagbantay ng tindahan. So pag 12 or 1 o'clock na ng tanghali, so ako ay papasok na yan. Kapag wala akong ganap, pag hindi ako maalis sa bahay, ako yung opening, 6 o'clock ng umaga hanggang 12. Minsan ay naabot ng 1 kasi nagbibilang ako na aking benta kung magkano ako sa oras na yon. So ayan, may shifting kami. First shift ako syempre, ayan, ako nag-opening. So pag second shift, siya naman. Simula 1 o'clock hanggang 3 or 4, ayan, nag-extend ako hanggang 4 o'clock. Kapag napasarap yung aking pahinga sa loob ng bahay. So minsan naman hindi ako nakakapagpahinga sa loob ng bahay. So ang ginagawa ko ay, syempre, naglilinis ako sa buong bahay. So yung mga ibang mga hindi inaabot na atikar ng paglilinis, so ako na ang gumagawa. So halimbawa, mayroon akong gustong ayusin sa loob ng bahay, pero malinis na siya. May gusto akong baguhin sa arrangement, so inaayos ko. So kumbaga, tulungan kami ni Ate Car sa loob ng bahay. So pag-aalaga naman kay Ate Danaya, ang aking bunsong anak sa Little Dudes, so salita naman kami sa pagpapakain. So, kaya ngayon, bago ako malis, nagdi-display siya ng mga chicheria kasi meron akong i-unboxing doon. So iniwanan ko muna kasi nga, medyo okay yung ating panahon ngayon. Ilang araw na makulimlim dito sa lugar namin, guys. Dapat nung Saturday or Friday ako pa bibili ng bigas. Kaso nga, yung ating panahon ay hindi maganda. So baka mabasa yung ating bigas, sayang naman. So ngayon, tinaiming ko, okay yung panahon natin. Kaya tayo ay nandito ngayon. So, hintayin natin, ang oras natin ay 9:35 na yung ating bigas. So, habang wala pa, ayan, nagyayaw-yaw ako. So, samantalay natin yung ating mga oras para sa ating yaw-yawan portion. So, shoutout ko sa lahat ng mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa, kanilang pamilya. So, maibigay yung lahat ng pangangailangan ng pamilya nila. So, nakaka-proud talaga kayo guys, mga OFW na tinitiis nila malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. So ako, masasabi kong swerte ako guys kasi nandito ako sa bahay. Ano na? Okay, wait lang. Ah, sige po. Don't know me at home.
kinausap ni nanay kasi nga papasok daw yung sasakyan nila. So ako hindi na ako pumasok para hindi tayo mahirapan sa mayamag paatras. So pag dumating na yung ating resibo, papasok na tayo doon sa ating dyan sa loob ng Partido Rice Mill. So yun ay kinukomplete pa ng cashier kung tama yung ating computation. At mayroong pila guys, mayroong pila sa loob. Ayan dyan sa labas, so makikita nyo maraming pila dyan sa labas. So mayroon tayo back up dyan, si Kuya Guard. Ayan, kilala na ako ni Kuya Guard. Kapag tinawag na yung pangalan ko, ayan, iaabot na lang yung kita sa akin. So pag uwi ko, syempre aayusin na naman natin ang pagkakadisplay ng bigas at yung ating mga chichirya ay hindi ni-display na ni Ate Maricar. At yung ibang mga boxes na natira, ako na ang magpapatuloy sa pagchichirya. So tulungan talaga kami ni Ate Car. So sana ay tumagal si Ate Car sa amin para ako ay may katuwang sa lahat ng gawain. Kasi pag ako lang talaga, hindi ko kaya guys yung gawain. Kinakaya ko naman kasi sanay ako sa gawain bahay. Sanay ako sa lahat ng gawain. Ayan, bago pa naman dumating si Ate Car, talagang yun na yung aking gawain. So nakakagaan-gaan lang sa akin kasi nga, so hindi na papabayaan yung anak ko sa pagpapakain. Ayan, pag wala akong assistant, ayan, assistant, pag wala si Ate Maricar, napapabayaan ko yung aking anak. Oo. Mas pinagtutuunan ko yung aking pagtitinda guys. Ayan. Kaya medyo tumatampo nga yung aking maliit na anak kasi konti lang yung oras na naibibigay ko sa kanya. At yung loob ng aming bahay ay talagang ang gulo-gulo. So minsan hindi pa namin naliligpit yung aming higaan. So nandun na ako sa aking tindahan. So ganun ako guys, katutok sa aking tindahan para mapalago pa yung aking tindahan. So marami akong plano dyan guys, para mapalago pa yung aking tindahan. Kasi nga, yan na ang aking hanap buhay. Simula nung ako ay mag-resign. So, hindi talaga ako sanay na walang kita. So, hindi ako sanay na umuasa lang sa aking asawa. So, kami guys ang aking asawa, ayan, si Papa Dendo. Papa Dendo, ayan, Ma'am Nes Vlogs. Kami ni Papa Dendo ay magkahiwalay ng pera. So, hindi ako nakikialam ng pera niya, hindi rin siya nakikialam ng pera ko. Kumbaga, ganun kami guys, ganun kami mag-asawa, wala kaming pakialamanan sa pera. Ayan. Mayroon din akong sariling kita na nabibili ko lahat ng gusto ko, pero hindi ako malugo. Ang lahat ng binibili ko ay pangtinda. So, nakikaroon lang ako ng lugo sa sarili, minsanan lang. Kaya yung pagpakilay ko, ayan. Gumastos ako nito ng 6,000 pesos. So malaki yun guys, kung isipin, malaki na yun. Pero syempre, pampalubag loob sa aking paghihirap sa pagtitinda. So kailangan natin na presentable tayo sa pagtitinda at sa pagbablog. Ayan. Kasi napansin ko, nung wala pa akong kilay, is talagang malungkot yung aking kilay. So eto medyo okay na siya. Kaya medyo medyo hindi na tayo masyadong nahiya sa pagbablog kasi may pagbabago sa ating mukha. Hihintayin ko na naman yung ating pagsahod. So yung ating ginagastos sa sarili ay hindi ko guys kinukuha sa aking tindahan. Yun ay kinukuha ako guys sa aking sahod sa YouTube. So yung pagpaayos ko ng ngipin, pagpalinis ko ng ngipin, yun ay nagkahalaga din ng 10,000 plus kasi pinapackage ko na. Kinuha ako yun sa aking sahod dito sa pagwawaiti. Sumunod naman yung ating pagkilay, pagpakilay, kinuha ako yun sa pagwawaiti. So, ang susunod ko naman kapag tayo ay sumahod ulit, ay wala pa. wala pa akong plano kung anong plano ko sa susunod na aking sahod. Kaya sa aking mga silent viewers, organic viewers, ayan, malaking tulong talaga po sa mga small YouTuber ang hindi pag-skip ng ads. So, kasi iyan ay dagdag revenue. Ayan, dagdag revenue sa ating mga small YouTuber. Ayan, thank you guys sa lahat ng mga nanonood at hindi nag-skip ng ads. Pero alam nyo ba guys, dati nung hindi pa ako nag-vlog,
ako ay, bago ako nag-umpisa mag-vlog, ako ay na-inspire muna sa ating kasari dyan, si Ma'am Yvonne Bautista, si Madam SD, ayan, na-inspire talaga ako sa kanila, kaya nandito ako ngayon. So, itutuloy ko nga rin mag-vlog para, pero alam nyo ba guys, ilang take ako noon bago ako nag-umpisa mag-vlog. Kung mapapanood nyo yung aking mga previous vlog na talagang, hindi perfect yung pagbablog ko. Mayroong ang pangit-pangit ko talaga. So, pangit, pati yung mga content ko, hindi pa talaga siya okay. Kung ano-ano lang, mga ganap-ganap. So, pero ngayon, medyo okay-okay naman. At medyo nasasanay na rin tayo sa pagbablog. Ang tips ko lang sa mga nag-uumpisa mag-vlog, kung gusto nyo mag-vlog, na inyong mga ganap-ganap, lakas ng loob. Tibay ng loob. And syempre, kapal ng mukha. Ayan, medyo may kakapalan na yung ating mukha. Kaya eto ako sa harapan nyo, guys. Pero, ang pagkakapal ng mukha ko, ayan, ay kumikita tayo. So, yun naman ang importante. Kinapalan natin ang mukha para tayo ay kumita. Pero sa magandang paraan, hindi sa masamang paraan, ang lahat ng kinikita ay talagang pinaghihirapan. So, ako yung aking kita ay talagang pinaghihirapan, pinagpupuyatan, at kung ano-ano pa na aking mga sideline na ginagawa para tayo ay kumita. So, balik tayo doon kay Papa Dendo. So, ayun, magtatanong, Ma'am, ano, napapasaan yung sahod ng asawa mo? Yun ay sabi ko ay, meron kaming tatlong estudyante, yung dalawa ay nasa private school. Yun ang kanyang obligasyon, ang mapag-aral yung aking mga anak. At meron kaming bahay na hinuhulugan na every month ay 9,000 yun. So siya ang nagbabayad. So ako naman, yung aking pagkain sa araw-araw ng aking mga anak sa tindahan ko naman yung kinukuha. At yung ating bill sa kuryente, sa tubig at internet, so ako naman yung nagbabayad. So diba, paano na lang kung si Papa Dendo lang ang nag-iisang nagtatrabaho? So yung na lang si Marcos Do, yung aking grade 4 na sa public, so wala man siya masyadong kasi. Si Ate Maricar, doon din kinukuha yung ating pangsahod sa kanya sa tindahan. So yun yung aking contribution sa aking asawa, ang matulungan siya sa lahat ng gastusin. So yung kanyang vision sa mga anak, panghulog sa bahay, ay hindi ko na yung pinapakialaman. Basta mahulugan niya yung monthly, wala na ako doon problema. So at ayan, medyo mahaba na yung aking yaw-yaw. Thank you guys sa aking sa panonood ng aking ngayong mga oras na to. And sana ay huwag kayong magsasawa sa panonood ng aking vlog. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye-bye. Shout out everyone. Bye-bye.